Puno na naman ang ano, puno na naman ang Daniel. So, maraming salamat po at salamat sa pagkakape nyo. Good morning. Welcome, welcome, welcome sa programang Bawal ang Pikon! Yan, okay. Siyempre, parang Daniels lang itong ating usapan niyan dahil sabi ni Michael, marami hong mga bagay na nakapaloob na pag-uusapan. Dahil very interesting at medyo masasabi natin na yung dynamics ng politika ngayon is talagang medyo ibang klase na because of social media. Kaya muli, babalik natin ho ngayon na ang ating makakausap ngayon, kahit saan, nakabalagbag yung post nito. Nakikita yung ano, sabi ni Sas, yung kanyang mga bold moves. Bold moves. O, tingnan natin. Bago pakilala sa inyo, ito muna. Makulay na ang buhay niya bago pa man pumasok sa pagseserbisyo sa gobyerno. Esther Margo Justiniano Uson o Moka, kumuha ng medisina, pumalaot din sa pagkanta at pag-aartista, naging vlogger na may milyon-milyon na ngayong follower, nakitaan ng potensyal sa pagiging isang epektibong opisyal ng gobyerno, kaya kinuha siya sa Presidential Communications Operations Office o PCOO, Assistant Secretary ang kasalukuyan niyang titulo. Subalit hindi pa dyan nagtatapos ang kwento, dahil kamakailan lang ay isiniwalat niya ang plano muling mag-aral para maging abogado. Ang kanyang pag-aaral ng batas ay bunsod ba ng mga kasong isinampa sa kanya ni Senator Trillanes o may mas malaki pa siyang plano sa bagong interes? Tungkol kaya ito sa pagkakasama ng kanyang pangalan sa mga kandidato ng PDP laban sa susunod na halalan? You might not like her. Her ways might not suit your values. But if that guy or woman is elected by the people, then you have to honor that choice. Si Asek Moka Uson, magiging senadora? Ngunit bago pa yan, marami pa siyang dapat asikasuhin tulad ng pagbabantay sa mga lumalabas na impormasyon mula sa kanilang opisina. Ilang ulit na kasing natuligsa ang PCOO mula ito sa mga maling impormasyon, pati na rin ang litrato. At sa matinding labanan sa social media, mayroon nga bang keyboard army sila Asek Moka? Blogger Moka, Asek Moka, Attorney Moka, Senator Moka, ang daming Moka. Ano ba talaga, kuya? Basta ako, ano, Daniel's Moka pa rin ako. Masarap yan, ha? Orderin nyo, masarap yan. Sabayan pa rin po tayo napapanood sa Facebook Live, ang ating pong Facebook live streaming. At meron din tayong untvweb.com. At bago na yung ating ano dyan, kaya mabilis mapapanood nyo kahit saan kayong panig ng mundo nandun. At meron pa rin tayong 1,360 satellite monitoring centers nationwide. O ilan to sa mga nandyan no? Nakikiusyoso. Oh, ayan. Pwede din kayo sumali sa ating talakayan. Tumawag sa ating hotlines 920-9054 442-6256 442-6257. O pwede din kayo mag-comment sa ating pong FB live streaming. Ang tanong nila, coffee, tea, or me? Coffee, tea, or mocha daw. So, let's welcome to the program once again Presidential Communications Operations Office Undersecretary Ms. Moka Uson. Hello, Daniels! Ayan. Morning, Asek. Good morning, Kuya Daniel. Long time no see po. Oo nga, oo. At salamat sa pagpunta mo ulit dito. Lagi po akong excited na pumunta rito. At in fact, ito nga po, in order ko yung favorite ko, Moka Dan Pochino. Aba, ayos ha talaga. Nakita mo. Sarap. Meron din ako dyan, Dan Dalandan. Ay, meron bago? Oo, bago. At meron akong mas bago. Ano yun? Dan Barako. Ayun! Wow! Parang matapos.
ikaw na matapang. medyo matapang. Pero ikaw ba nagbago na? Nagbago na. Hindi kasi minsan pagka na, yung iba pagka napunta sa gobyerno, nagbabago. Diba? Ikaw ba, nung napunta ka na sa gobyerno, nagbago ka na? Yung, kasi minsan yung pakikitungo sa kapwa, diba? Parang pagka nakahawak ng posisyon, na ibang ihip ng hangin, diba? Meron pong pagbabago, pero ibang klaseng pagbabago. Ito yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Ngayon ko na-realize yung laki ng responsibilidad. Si Pangulong Duterte kasi halos hindi na natutulog. Mm-hmm. At yung mga cabinet secretaries niya, officials niya, hanggang sa baba ng mga empleyado, mahihiya na hindi magtrabaho at saka magsilbi sa taong bayan dahil kay Pangulong Duterte mismo. So ikaw, di ka na natutulog? Di ba obvious? Hindi ala tayo. Kasi kahit saan bumiyaya presidente, nandun ka eh. Opo, dahil po kahit sa ang sulok ng mundo, meron po tayong mga OFWs. Mm-hmm. At yung mga kababayan natin abroad, mga OFWs, pag alam nilang pupunta si Pangulo doon, talagang pinupuntahan nila si Pangulo sa hotel niya. Mm-hmm. Tulad nga yung nangyari sa Japan, wala talaga sa schedule yung meet and greet for the Filipino community kasi napaka-busy ng schedule. Mm-hmm. Pero hindi natanggihan ni Pangulo kasi andun na yung mga kababayan natin sa kalsada, sa loob ng hotel ng Japan. Mm-hmm. Talagang... Saka parang ikaw yun ang unang pinupuntahan. Yung mga OFWs. Parang ikaw nagwe-welcome sa kanila palagi eh. Yun po yung isa po sa trabaho natin. Kasi po dun sa Facebook, yung Mocha Uson Blog, mm-hmm, karamihan po doon mga OFWs. Kaya pag pumupunta po si Presidente sa ibang bansa, minimit po natin sila at inaalam po yung kondisyon nila, yung hinaing mm-hmm nila. Well, hindi lang naman sa ibang bansa. Nakikita ko din kahit sa ibang mga lugar dito sa atin sa Pilipinas. Pagka pumupunta ka, you mingle with people. Ano ba yung kampanya? Ay, hindi po. Kuya Daniel, kahit noon pa, mm-hmm, na volunteer pa lang ako noon, nagla-live na ako, na binibisita ko po yung DSWD Center, mm-hmm, voluntarismo po yun. Kaya hindi po yun pangangampanya. Binibigyan na lang po nila ng kulay. At saka hindi po ako tatakbo. That's it. Huwag mo sabihin yan, ha? Po? Huwag mo sabihin yan. Angalin. Na hindi ka tatakbo. Ay, hindi po talaga, sir. Hmm? Nandun ang pangalan mo, eh. Ay, mamaya. Diba? Pwede ko ikwento kung paano po nangyari yun. Hmm. May naglagay ng pangalan mo. Diba? Meron. Kaya nangyari yun. Actually po, ganito yun. Oo. Biglaan po yung pagpunta ko sa Cebu. Hmm. Dahil in-invite po ako ni Presidential Advisor for the Visayas, mm-mm, si Sec Mike Dino. Mm-mm. Sabi niya, kung pwede, pumunta ako ng Cebu para ma-witness yung oath-taking, mm-mm, and also ma-meet yung mga social media bloggers ng Cebu. Mm-mm. Na-meet ko yung si Medyo Maldito at saka Snake Princess na sikat sa Cebu, mm-mm, sa Visayas, at mag-storya. Also, pupunta rin si Thinking Pinoy, Sasuganda, Susot, at marami pang vloggers. Mm-hmm. At since tayo po yung ASEC for social media, mm-hmm, pumunta rin po ako doon para makilala sila. Mm-hmm. Ngayon po, habang nagsiselfie po ako, mm-hmm, kasama ng mga Cebuanos doon, narinig ko na tinawag yung pangalan ko ni Speaker. Mm-hmm. Siyempre, tinawag ako, edi lumapit po ako. Mm-hmm. Tapos nagsalita na siya in Cebuano. Eh, hindi mm-hmm ko naman po maintindihan. Ito si Mocha. Hello po, hello. Gumagano naman po ako. Hello po, hi po. Ganyan-ganyan. Tapos po, pagkatapos noon, pumunta na ako sa likod. Sinabi ng mga kasama ko na, oh, congratulations. Bakit po? Ano, inendorso ka, ganyan-ganyan. Parang, ay, ganun po ba? Hindi ko naman po naintindihan. Ay, ibig sabihin, yung sinasabi niya, hindi mo naintindihan. Hindi, kasi nga, Cebuano po eh. Oh. Ganyan, maayong hapon ka na itong tanan. Dababa, mocha. Kasi senador ba? Ang ganun man. Ay, dili ko man narinig na senador. Namabago na senadora natin ba? Dili, hindi ko na dinigin. Wala pong ganun. In fact, ang sinabi lang niya na, tulungan natin, gano'n. Pero wala pa ako narinig na senador. No, but lumitaw nga yung pangalan mo na nandoon. Pero, siyempre, isa sa mga nire-recommenda nila na ilalagay ka sa line-up nila along with Harry Roque. Opo. Diba? And the others. Actually, Kuya Daniel, noon pa lang, months ago pa,
marami nang nagko-convince sa akin at isa na rin po dito si Speaker. Mm-hmm. At sinabi ko po... So nabanggit na sa'yo ahead Speaker. Kaya hindi ako nag-ano sa Facebook ko or what kasi talagang wala pa ako interest. Mm-hmm. At sinabi ko po yun na wala pa ako interest na tumakbo. At yun po yung sagot ko. Hindi, pero tinutuldukan mo ba yan na wala ka, hindi ka talaga tatakbong mag-senador? Kasi baka mamaya, bukas makalawa, tumakbo ka. Kahit makalawa ka, gandi. Diba? Alam niyo kung Daniel, sa treadmill. Oh. Diba? Kasi pagkalimbawa, sinabi mo, hindi ako tatakbo. Tapos babalikan kita pagdating nung panahon na tumakbo ka. Sabi, ikaw mo ka, sinungaling ka. Ay, grabe. So, sabi mo. Ang top, lakas ng tama ng kape, ha? Diba? Ang tapang. Nakabara ako, Daniel, na po ba kayo? Dan ako, Barako. Lagi ako, double espresso. Wow! Gusto ko matry yan. Diba? Kasi pag ngayon sasabihin mo, hindi po ako tatakbo, tutuldukan mo ba yun? And then pag nakita ka, mapasisira yung salita mo dahil susumbatan ka ng iba o kaya babanatan ka ng mga ayaw sa'yo. Ito po yung Kuya Daniel, dun sa Cebu nga, tinanong po ako ng media doon, sabi, wala kang balak. Wala po, sabi ko. Eh, paano kung si presidente na ang magsabi sa'yo? Yun yung tanong na binato sa akin. Kung yun, so sinabi ko na, ako talaga walang-wala. Pero kung si presidente magsasabi, open po ako doon. Yun ang open. Ang galing! Ang galing! Ang galing talaga! So, tayo nga ng Dan Barako dyan. At least meron ka ng butas kagad ngayon. Ay, diba? Ano po kasi, sir, ganito? Pwede mo na sabihin ngayon na, sinabi po ng presidente. Opo, pero may sagot na po siya. Sabi niya, let the people decide. Opo, kaya But how can the people decide if you're not going to run? Diba, the only way for the people to be able to decide for you, your fate, kung ilalagay ka ba nila o hindi, kung tatakbo ka. Diba? Alam niyo po, Kuya Daniel, sa totoo lang po, una-una, hindi ko nga po inimagine na mapupunta ako dito eh. Kaya na nga po, habang narinig ko yung intro, dancer, vlogger, entertainer, assistant secretary, attorney, senator. Hindi, ibig ko po sabihin, kung nasaan po ako ngayon, hindi ko po ito pinlano. At pangalawa po, yung seryosong tanong na kung tatakbo ako ng pagka-senador, ngayon po gusto ko na po nga I miss my private life. Na tahimik lang. Kailan ka ba nagkaroon ng private life? Noon, meron din. Meron? Opo. Hindi ka... Wala akong maaalala. Meron po, opo. Ibig ko sabihin po, kung hindi lang po talaga sa ating Pangulo, na meron tayong Pangulo na yung tinatawag na once in a lifetime president, na gustong mong maging kabahagi ng ganitong klaseng administrasyon, matagal na po talaga ako siguro nag-quit. Mm-mm. Pero ano po kasi... Sabi nga ni Mayor Inday Sara na napuntahan ko po kasi siya kahapon sa Davao, kanina lang. Ay, kahapon pala, tinanong ko nga siya eh. Kasi kinukwento ni Pangulo dati na nagbigay ng resignation letter si Mayor Inday dahil gusto niyang mag-quit. Dahil yung time na yon, pregnant siya, gusto niya mag-focus sa sarili niya. Mm-hmm. Ang nakakatawa doon, si Presidente, hindi niya sinagot yung request ni Mayor na gusto niya mag-quit. Mm-mm. Ibig sabihin, hinayaan niya si Inday na mag-decide. Mm-mm. And sinabi din ni Mayor Inday na andito siya to serve the people. At yun yung ginawa niya. Kaya ako kinakwento po ito, na-inspire po ako sa kanya. Kasi kung ako pong tatanong ninyo, matagal ko na gusto mag-quit. Pero po, dahil po sa binigay na tiwala ng Pangulo at marami naman po tayong na natutulungan ngayon through social media, mas iniisip ko na lang po yung mas nangangailangan ng tulong. Maraming nangangailangan ng tulong. Di ba? So, alam mo yun, maraming nangangailangan ng tulong. Opo, kaya nga po hanggang andyan si Presidente, meron pa mga 5 years. O, kaya nga. So, kung maraming nangangailangan ng tulong at meron kang maitutulong, gagawin mo. Siyempre po, sir. So, kung halimbawang may maitutulong kang mag-senador, magsisenador ka. Kaya naman po yan kahit na volunteer lang. Ngayon, pagiging assistant secretary po, masaya na po. Kung gano'n ang sabihin mo, kaya din naman ang hindi ka na mag-assistant secretary, di ba? Makakatulong ka din, one way or the other, kahit hindi ka mag-ASEC. Pero bakit nag-ASEC ka?
Kasi po, ibinigay po yun ng Pangulo. O, eh, kaya nga, kung halimbawa, sabihin nga sa'yo ng Pangulo, eh, tamakbo ka nga. O. Eh, di, sabihin ko si Sir Daniel na lang. hindi naman ako yung Mocha Usun, eh. Diba? Kapag ang pangalan ko, Mocha. Daniel ako Razon. Pwede ako Dan Puccino, pero hindi. No, but just the same, itong mga incidents kasi na ganito, talagang kung minsan, hindi iniisip, hindi pinaplano, pero nangyayari dahil doon sa mga nakikitang pagtakbo ng panahon. Like, halimbawa ngayon, you never thought na ganito din yung magiging sitwasyon mo na mapupunta ka dito, magiging ase ka, na makikipag-away ka sa Rappler, makikipag-away ka sa kung sino-sino mga kaaway mo ngayon, makikipag-away ka kay Harry Roque. Bati na ba kayo talaga? O nagpa-plastikan lang kayo? Hindi po kami magkaaway. Friends kami. Alam mo, believe naman. Parang may alak ba to? Hindi, ako, alam mo, one thing, ako, believe ako sa'yo for being frank and straightforward, di ba? So, can you not tell me kung talaga bang seryoso kayo ng bati o kailangan lang kayo magbati dahil sabi ng presidente magbati kayo? Ano po ito? Trabaho lang po. At nirerespeto po natin yung pagkuha ni Pangulo sa kanya. At iba kasi yung nirerespeto mo kaysa sa gusto mo talaga, di ba? Mm. Oh, so ikaw, kung ikaw, I respect your decision, but it doesn't mean I really like your decision. So you, do you like him? Sino si? Si Harry. Ay, ano ba yung picture kami, oh? Nakasmile! Tingnan mo na kung yung ngiti mo dun, oh. Bakit? Nakita mo yung ngiti mo doon? Ano lang yan? Distorted? Oh, distorted. Oh. Tingnan mo yung ngiti anong mo. Sabi? Anong sabi? Teka muna. Ngumiti ka muna sa akin. Alamawa, nakita mo. Tingnan mo. Oh. Dalawa na yan. Dalawa na yan. Pareho. Ano? Tingnan mo yung ngiti mo dyan. Tsaka yung ngiti mo din doon sa isa. Pabalik nga ng isa. Pabalik ng isa. Oh. Oh, ito lang din, oh. Oh, yan. Ito yun? Ganun, sabi mo, ganyan. Hindi, ano lang, sa eyeliner, hindi lang balanse. No, but honestly, kasi gusto, ano daw niya, magpapailalim ka sa kanyang tutelage. Ay, tutelage. Tutor daw niya ako. Oh, diba? Diba sinabi naman yun? Ay, sabi niya yun, oh. I-mentor ka niya. Oh, nag-umpisa na ba kayo? Ay, hindi po. Actually, nag-usap kami. Gusto mo bang maging mentor mo siya? Nagbigay ako ng proposal na lang sa kanya. Counter-proposal. Oo, may proposal ka. Sabi ko na lang, ikaw na lang i-tutor ko. Sa gym. Kasi medyo mabigat na raw siya. Kailangan niya ng fitness instructor. Yung may usapan na kami. Mag-training kami sa gym. No, but honestly, do you see each other eye to eye? Of course. Oh, eye to eye. Nagkikita kami. Yan ba yung tanong? Sige, baguhin natin ang tanong. Talaga bang kayo ay meron chemistry bilang magkatrabaho o ayaw mo siyang katrabaho? Uy, wala namang ganun. Actually, even before pa, nagkikita-kita na kami sa house. So, nag-hi hello kami. Ano ba naging umpisa? Kasi nung nakita ko doon sa Facebook, pina-follow kasi kita sa Facebook. Thank you po. Tapos biglang, noong ini-introduce mo siya, eto si yung umpisa, di ba? Tapos doon niya sinabi yung, magda na kayo, babatoy. Okay ka, parang okay na okay kayo doon eh. Okay na, opo. Okay o, parang, na. Tapos suddenly, biglang may lumabas naman na tong sinasabi ni Spock, ganito, ganyan, meron ka namang komentaryo na gano'n, di ba? So parang, it has something to do sa pagbabago niya ng posisyon. Tama ba yun? Mm-mm. Actually po, yung sinabi ko na status ko doon sa Facebook, yun din naman yung naging feedback ng mga netizens, well, ng mga supporters ni Pangulo. Nagulat lang. Kasi parang sabi, yung pagsabi niya ng pagtapon ng hollow blocks ay hindi literal. Well, yun naman talaga. Siguro alam naman, you're not taking it also as literal, hindi ba? Kaya lang, alam mo din kung ano naman ang ibig sabihin nun. And yung naging position niya nga na parang lumambot siyang bigla. And then even to the extent of calling parang illegitimate doon and legitimate. Diba? Pumasok yung legitimate media issue. Diba? Ano ba para sa'yo ang legitimate media? Una-una do you have that in your vocabulary? Legitimate media? Uh-oh. Wala po na, hindi ko po naisip yan.
Sa tingin ko kung bakit nagbago yung parang yung ihip ng hangin mm-mm. ay dahil sa ang nag-trigger talaga doon sa mga sumuporta kay Pangulo ay yung sinabi ni Sir Sec Harry na nanalo ang Pangulo dahil sa mainstream media. Na wala namang katotohanan yun dahil nung panahon ng kampanya, bukod sa may media blackout si Pangulo, binabakbakan pa. At saka kaya nga po, naging phenomenon yung pagkapanalo ni Pangulo ay dahil sa social media. Mm-hmm. Kaya na-hurt po yung mga supporters dahil nga sa ganong statement. Mm-hmm. And you were hurt as well. Siyempre po, dahil yung pinagdaanan ng mga supporters, yung mga bumoto kay Pangulo. Did you somehow feel that you are also being referred to as part of the illegitimate media people? Actually, hindi ko po naiisip na yung illegitimate. Basta po, Pilipino, sumusuporta sa Pangulo. No, but what I'm saying is, as part of the social media, blogger ka kasi, di ba? Eh, hindi ka naman yun dun sa mainstream. Talagang blogger ka. Ngayon, ang nire-refer niya na legitimate media are those that are in the mainstream. Di ba? And you, not being part of the mainstream, nasa social media ka, dun nahahati. Didn't you not in any manner feel that you are being referred to na part ng illegitimate media? Siguro, kaya lang, di naman po kasi ako sensitive na tao. Siguro, ganun yung ibig niyang sabihin. Oo. Hindi ka sensitive? Nabalat sibuyas. Hindi ka. Pero sensitive ka, of course, when it comes to doon sa mga, kasi you've been defending the president for quite some time already. And hindi naman siya nagbabago ng posisyon, si Harry Roque. So, how can you say that you like him now? May sinabi ba ako? So... hindi, least, sabi ko so lang... So you don't like him? Hindi, wala namang pong ganito. Hindi, ano po, nandito po tayo, whether we like each other or not. You have to work. Oo, work lang po tayo. Huwag na po tayo mag-focus sa sarili ko, ito yung gusto ko. Mm-hmm. Gawin nila natin yung trabaho, ito yung mensahe ng presidente. Mm-hmm. Focus na lang tayo doon. Yes, I understand that. But alam mo, mahirap magtrabaho kasi ng... on the same direction, nang magkahiwalay kayo eh. Kasi may hiwalay yung position mo eh, sa position niya eh. So how can you blend well? Well, pag pumasok ka nga sa gobyerno, siya na rin na nagsabi na number one, naiisipin niya ay yung responsibilidad niya bilang spokesperson. Do you think he is doing his job well? Sabi nga ni Pangulo, tinanong kay Pangulo yan eh. Tatanungin natin ang taong bayan. Kayo pong magde-decide. Ay, kasama ka dun sa... Alam ko na, sir. Kailan niyo, hindi ba siya nag-appear dito? Gusto niyo... Hindi, nag-appear siya dito. Kaya lang guess ito, mo na? Oo, kaya lang ito, nung naging spokes na siya, ini-invite ko ulit. Ay, ano? Nagpa-invite ako sa kanya. Ang sagot niya, ay busy ako ngayon. At teka lang, tawagan natin. Di ba? Busy ako ngayon. Hello, friend! At tanong dyan, do you even know his number? Of course, friend! Sir! No, the reason why I am asking mo ka is because sa pagtatrabaho natin, sa interest ng isang, ang interest ng presidente at ng mamamayan, ang ating gustong maprotektahan. So, dapat makita natin if magkaka-align ba tayo. Align ba tayo sa pagprotekta sa presidente? Align ba tayo doon sa pagprotekta sa interest ng gobyerno, ng mamamayan? Do you think naka-align ba siya or he has some other interest? Ay, hindi ko po masasagot yan. Invite na lang po natin siya ulit. Mm. Padala tayo ng letter sa opisina niya. Mm. Ayan. 8888, hindi po nagre-reply siya. No, but the reason why I was asking that is because kasama mo siya din sa magiging lineup kung sakasakali sa Senado. Mm. Diba? Magkakasama kayo na tatakbo kung sakali. Diba? Nasabihin ng presidente. Ay, una-una po, hindi po ako nag-oath-taking sa PDP laban. Ay, pwede naman yun eh. Later. It can happen later. Diba? Mm. Pwede naman mangyari. Pero kung tumakbo kami sa Senado, tumakbo siyang senador, boboto mo ba? Commercial! At least di ka marunong magsinungaling. Babalik po kami, huwag yung alas. Programang Bawal ang Pigon! Nag-test ka ba ng silsa?
Hindi pa po. Hindi pa, pero magte-test ka. Yun po yung balak ko. Kaya nga po ako nagpunta sa Arellano University School of Law. Mm-hmm. Kasi po, ang kwento po niyan ay nagbabasa po kasi ako ng komento sa Facebook. Mm-hmm. Dahil yun din po yung tinuro sa akin ng mga magulang ko na makinig sa tao. Mm-hmm. At sabi nga sa Biblia, Proverbs 19:20, listen to advice, accept discipline, so in the end, you will be among the wise. Mm. At tama lumakad kang kasama ng pantas, magiging pantas ka. Diba? Kasi pagka ang kasama mo palagi, mga... Tapos na tayo doon. Iba na to. Oh, hindi, hindi. Sinasabi ko na. Sabi ng Bible yun. Opo. Lumakad kang kasama ng pantas, magiging pantas ka. Opo. Tapos sabi ng Bible, sabi ni St. Paul, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama, sumisira ng mabubuting ugali. Opo. Kaya dapat lagi mag-jacket para hindi mahaluhan 15:33. Opo. So, basahin mo, basahin mo. Huwag kayong padaya ang masasama... sorry po, malabo yung mata ko. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Yeah. So, tanda mo lagi yun. Tandaan ko po. Dapat laging maganda at gwapo ang kasama. The reason why I'm asking, kasi nabalita ngayon, mag-take up ka daw ng law. Ngayon, may mga nagko-komentaryo pa rin. So, what is wrong? Yun nga po eh. Sabi kasi sa Facebook... But you're serious to take up law? Kaya po ako papasok ng January kahit wala pang PhilSAT o yung Philippine Law Admission Test. Kasi po, ang sabi nung dean doon, yung assistant dean, na pwede ka namang mag-enroll para makapag-aral ka na, pero non-credit to. At para rin madagdagan na yung kaalaman mo kung gusto mo mag-PhilSAT sa April. Kasi PhilSAT pa lang, April pa lang. Kaya ka pinupuna ngayon dahil sasabi mo, papasok ka na by January. Oh, mag-aaral. Without taking the PhilSAT. Opo. And, ang law. Pero anong course mo ba nalalabas na pre-law? Yung medicine ka nung una, di ba? Opo, BS MedTech po. BS MedTech. Pero natapos mo yung 4-year course mo na yun. So, yung 4-year course mo na yun will be your pre-law already. Opo. Kaya lang yung mga credited doon, yun ang pwedeng magamit. Mm-mm. So, yung law proper, kailangan muna ng entrance examination. So, what you will be taking by January is not yung law proper courses pa. Anong kutitake mo by January? Actually, in January, parang second sem na po ata yan eh. Oo. That's the reason why they're also saying, di ka pwede mag-enroll basta ng ano, dahil may entrance exam pa. Oo nga po. At may tinatawag naman po na ano, na non-conditional po ata yun, na hindi makikredit ng units. Unless na makapasa ka doon sa PhilSAT. Opo. So parang meron kayong arrangement with the Arellano na ang... magte-take up ka ng ilang mga subjects with the condition na i-credit lang yan doon sa law proper mo kung makakapasa ka sa PhilSAT. Is that it? Actually, wala talagang credit. Wala. Magpapasok lang ako doon para lang po magkaroon ako ng background. Dahil gusto ko nga pong matuto, mag-aral, at pwede naman daw po yan. Wala naman daw pong masama na mag-aral ng isang tao kung gusto mo pang lumawak yung kaalaman mo. So, in other words, talagang desidido ka rin na mag-take up ng law? Kasi po, yung father ko naman ay judge. Mm-hmm. At sa katunayan nga po, namatay siya dahil po sa paninindigan niya at pagmamahal sa bayan. Mm-hmm. At kahit noon pa, gusto rin niya po akong mag-law. Kaya lang po, pinagbigyan ko rin yung hiling ng nanay ko dahil doktor yun, nagbedisina po ako. Ngayon po, since andito na po tayo sa gobyerno, sabi ko, bakit hindi ko rin po sundin yung advice ng father ko na subukan ko rin po. Mm-mm. Now, with regard sa trabaho mo ngayon dito sa Presidential Communications Office, this is a PCOO, gusto mo mapailalim sa'yo yung mga nasa social media? Meron kang isinulat kay Secretary Andanar, na ito na naman, controversial na naman, diba? Dahil parang gusto mo ma-check kung
yung bang mga nasa social media. Well, specifically, parang sumung yung Rappler eh, mapailalim sa office mo. Is that what you really want? Opo. Kasi po, actually, inquiry lang naman yun. Tinatanong ko yung... Hindi ba? Parang gano'n. Oo. Kasi yung Rappler, kinoconsider ng mainstream media. Pero wala po siyang TV network, wala siyang dyaryo, walang radyo. So tinanong ko na baka pwedeng ilipat na lang sa opisina ko kasi social media, since yung Rappler, online din naman siya. Tapos nagulat ako na biglang naging napakalaking issue, pinipigilan ko daw yung kalayaan nila sa pamamahayag. Eh, hindi ko naman sinabing tanggalin sila sa MPC o Malacanang Press Corps. Andun pa rin sila sa Malacanang sa social media office na malilipat. Eh, sabi nila, pinipigilan daw sila. Tapos sabi ng MPC na hindi porket walang radio station, TV network, or broadsheet ay hindi na mainstream. As long as meron naman siyang organized news online, considered pa rin daw siyang media. So kung ganun, bakit nung ipinapasok ko na po yung mga social media bloggers, pinipigilan naman nila? Sila yung nagsasabi, hindi pwede, social media lang kayo. So parang sila ata yung kumikitil ng kalayaan sa pamamahayag. Then, sinasabi siguro nila doon kasi mga bloggers yan, independent, hindi siya organization. Like, halimbawa, like yourself, wala kang isang media organization or entity na nag-gather ng mga news with reporters or things like that and put it online or put it in any kind of outlet that they have. Sa sarili mo lang ikaw. That's how social bloggers do their work, di ba? Well, marami pong iba na mga organized news online. Like Mindavote, Mindanation, marami pa pong iba. Kaya po, nakakapagtaka na... Hindi lang naman sila yung sinasabi mo, kumbaga, na may pailalim sa'yo kung sakali. Opo, marami pa po. Kasi may mga nasa MPC, di ba, sa Malacanang Press Corps, yun yung stand nila na ayaw nila magpailalim sa'yo. Hindi naman po nasa ilalim ko yung MPC. Yeah, yung mga nasa social media, na gano'n, di ba? Ayaw po nilang ipasok. Oo. Bakit ba? Ano ba intention mo putting them under your office? Yung alin po? Yung social media, itong Rappler. Eh, gano'n nga po. Dahil nga po, kung ang basehan nga ng pagiging legitimate o mainstream ay yung malalaking network, na mayroong mga outlets na po, outlets. Radio and TV. Oh, edi dapat itong Rappler, since online din naman siya, social media, narapat na nasa social media office. So that's how you look at it. Pero ang pinapaliwanag nila ngayon dito is because meron nga silang organization. It's a media organization. They have reporters, they have writers. Kaya dapat sa MPC pa rin. Opo, pero maraming ding ganung mga bloggers, mga social media sites, nang organized din. Ang pinagkaiba, funded itong Rappler. So ano ngayon ang naging sagot sa'yo dito ni Secretary Martin? Kasi sumulat ka sa kanya, di ba? Well, wala pa naman po. Tagal na. Tawagan niyo si friend, yun naman siya eh. Eh, ikaw, katrabaho mo siya eh. Oo, eh, busy-busy rin po. Sama mo nga lagi pag gano'n, nagkaganon eh. Hindi mo pa natanong sa kanya, ano sagot niya doon? Ang tagal naman sumagot, di ba meron kayong ano, policy na dapat sasagutin agad pagka may sumulat na mga... Eh kung ikaw na sumulat, di ka kaagad masagot, kami pa kaya masagot nun kaagad? Sasagot niya kayo, close kayo, please. Tawagan niya na, sir. So walang response sa'yo doon. Walang explanation, hindi siya nag-respond na denying your request. Kasi request naman yun sa'yo eh. Oo, hindi naman po denied. It can be denied, it can be approved. Hindi naman po denied. Kaya nga po Kaya lang walang sagot? Wala pa naman po. Pero... Ba't ganun? Baka busy lang. You accept that as hindi po. Kaya nga po nagpadala ako ng pangalawang letter. So may pangalawang letter. Ano yung pangalawang naman, letter? Dito naman, yung tinatanong ko po yung authority ng MPC sa pag... cover sa Malacanang, sa presidente, na kung bakit exclusive, meron ba yung department order, administrative order, na kung bakit parang pakiramdam nila na sila lang may karapatan na nandun sa Malacanang. So, wala pa rin, lalo na mga wala pang sagot ka. Na-type din po natin yun. Pero nag-uusap naman kayo eh. You don't even ask him about, Sec Martin, parang ano, may sulat ako sa'yo, pangalawa na to. Yung una, di mo pa sinasagot.
Ito na naman pangalawa, may sulat na naman ako. Walang ganun. You don't communicate well. Nagko-communicate po, opo. Pero syempre, iba pa rin yung nakasulat. Exactly. But what I am saying is, why in the world is he not responding to your request? Whether he will deny it or whether he will approve it. Mm-hmm. Malamang in transit na po yun. Pero nag-usap naman na wow, in transit. Ang tagal naman ng transit. Pareho lang kayo ng opisina. Ang tagal naman ng transit nung letter. Parating na po yun. May mga comments po ba tayo ngayon sa ano? Ayan o! Kamusta po ang ating mga netizens? Ayan, sabi ng director natin eh. Nanonood daw sila. Uy, hello po. Well, just the same. Okay. Alam ko na naayaw mo sagutin dahil maiipit yung boss mo. Get it straight. Asan na yung mga comments, sir? Mike Pahatin. Hindi ba yung responsibilidad yan sa... I mean, kayo na nasa gobyerno, hindi nyo ba responsibilidad na tumugon sa mga laging inquiries sa inyo, yung ng mga mamamayan? Di ba, responsibilidad nyo yun? Opo, opo. Like, halimbawa, sumulat kami sa inyo. Di ba, kagaya nyo, nagre-respond kayo. Even kayo nga, mabilis nga kayo dahil na sumasagot kayo kagad minsan doon sa mga comments. Tapos, sa opisina mismo ninyo, kayo lang nag-uusap-usap, di pa kayo masagot kagad. Nag-uusap kami, sir. Nag-uusap kami. Labo ng usapan nyo eh. Masyado lang po maraming trabaho. Sige. Yes, sir. So, gusto mo palusutin na kita dyan. Isa nga pong Dan Barako. Pwede pong subukan yung Dan Barako para makakatch up naman ako. Hindi, kasi hindi naman lahat ng kasama mo gusto din ng mga kasama mo nasa social media. Like, halimbawa, si Sas, ayaw niya din kay Roque. 'Di ba? Ayaw niya din doon sa mga ibang may ganoon eh, 'di ba? So, kayo, kumusta na yung inyong ano, kagaya ng tigang party list ba 'yon? Ah, wala po 'yon. Ano lang po, joke lang po 'yon. Meron ba kayong keyboard, ano tawag doon? Keyboard warrior? Keyboard warrior. Magkano ba bayad niyo doon? Grabe. Magkano ang ano? Naku po, sir. Pwede bang, ano, mo, meron, sir? Baka bagay gusto mag-apply. Hindi po totoo yan. In fact, nakaka-insulto po yan dun sa mga kababayan natin. Lalo na po yung mga OFWs natin na sila pa po yung nagpagawa ng mga Duterte t-shirt, Duterte ballers, caps, na sariling pera nila ang ginamit nila para ikampanya lang si Pangulong Duterte dahil nga may media blackout siya. Mm-hmm. So, insulto po yun sa mga Pilipino. No, pero yung sinasabi halimbawa na mga bloggers na binabayaran para mag-vlog for the president, wala ba nun? Ay, wala pong ganun, sir. Baka sa kabilang kampo yun. Kasi kung binabayaran ng vloggers ng Pangulong Duterte, dapat isa lang yung direksyon, wala nag-away-away. Ang mga vloggers po ni Pangulo, may kanya-kanyang kaisipan. May kanya-kanyang pag-iisip. Talagang hindi bayaran yun. But just the same, wala bang ikinukomission to write blogs for the president? Wala po, sir. It's all voluntary. So under your office, kasi sa social media, how do you actually ask those other bloggers to write or adopt or share what you're sharing? Hindi po natin sila mauutusan kasi meron po silang sariling pag-iisip. At sila na po yung kumukusa, kukunin sa Presidential Communications Operations Office Facebook page, yung mga speech ni Pangulong Duterte. At sila yung magkukusa na gagawa ng mga quotable quotes, kung yung magandang sinabi ni Pangulo, ay gagawa nila ng meme, sasabihin na I am only answerable to the Filipino people. So mismong sila yung kumukuha ng impormasyon sa mga speech ni Pangulo. Pero wala yung didiktahan namin sila. Hindi po, it doesn't work like so that. So kayo, wala kayong tao? Halimbawa sa opisina ninyo, wala kang mga under staff? Mo? Meron po. Pero ang ginagawa ng mga staff ko po, tatanggapin yung mga emails, yung mga letters na humihingi ng tulong at ipinapasa naman po namin yun sa mga government agencies. But do you think there is something wrong if in case mag-commission ng mga bloggers for the president? I mean, sinasabi ninyo na minsan yung mga ginagawa ng presidente, hindi nga na ilalabas sa mainstream. Yung mga projects niya, and even yung bumiyahe siya, may nag-cover, yung gusto lang nilang ilabas yung nilalabas nila. If it is something that medyo magiging favorable sa presidente dahil hindi nila gusto ang presidente, hindi nila ilalabas. Is it
not sabihin na natin na fit na. Halimbawa, kumuha naman kayo ng vloggers, i-commission ninyo. Kahit na sabihin bayaran, ang ilalabas lang naman nila kung ano yung totoo, yung ginagawa ng presidente. Do you think hindi alam pwede yun? Alam nyo, Kuya Daniel, ang maganda rito, hindi na kailangan. Gawin. Kasi nga, anong panganahon ng kampanya? Meron. Milyong-milyong Pilipino ang sumuporta ng walang kapalit. Mm-hmm. At hanggang ngayon, ginagawa po nila yan. Mm-hmm. Walang bayad, walang kapalit. Kaya hindi na po kailangan magbayad sila kasi hindi ito patungkol sa pera. Ito yung patungkol sa pagmamahal sa bayan na ngayon lang po tayo nagkaroon ng presidente na may tunay na malasakit at pagmamahal sa bayan natin. Mm-hmm. Kaya ito, ginagawa nila. Ang kapalit, yung kinabukasan ng susunod na henerasyon. Mm-hmm. So ito, parang sa voluntarism na lang talaga nalalaglag. Wala na yung mga pang kumbaga kailangan pa na kuhanin or i-commission. Wala para, po. Dapat sigurong tanungin dyan yung kabilang kampo, yung mga naninira. Sila yung organisadong ganyan. Mm, may mga demanda ka na, di ba? Ako? Dinimanda ako. Kaya nga, dinimanda ka na. Kumusta na yung demanda mo? Ayun, dumating na po yung sulat mo. Galing. Opo. Supi na ba yun? Galing sa ombudsman at inaayos na po nung opisina ko. Ano ba demanda sa'yo? Ni... Trilling? Best friend mo. Oh. Ewan ko sa kanya, mahilig siya magdemanda. Ngayon, si RJ Thinking Pinoy na. Makasusunod, ikaw na. Ah, subukan lang niya. Makakatikim siya ng Dan Barako. Parang dinamay mo ako. Ano damay? Yung ating mga comments. Parang naghanap ka ng damay. Hindi, pero anong demanda niya sa'yo na na-receive mo na? Libel? Opo, libel. About dun sa... Sa shinier ko na post ng isang Facebook page. Mm-mm. At yung aking pagiging manager daw ng Mocha Girls. Hindi Mm-mm. naman po ako ang manager ng Mocha Girls. Mm-mm. At sinasabi... Sino ba manager ng Mocha Girls? Pangalan po niya, Byron Cristobal. Siya po yung manager. Mm-mm. Dahil nga daw po... kapag government official na daw ako, dapat hindi ako nagmamanage, parang gano'n. Mm-hmm. At yung pagsayaw ko daw sa casino. Mm-hmm. Well, unang-unang po linawin ko po, hindi po ako nag-perform sa casino. Mm-hmm. Ano po yun, hindi po gaming area yun. Mm-hmm. Kaya lang, kailangan nyo pong dumaan doon kasi gano'n naman po ang casino complex eh. Oh, sa mga hotel na may casino, isang dinadaanan mo talaga yung pagpunta ng Las Vegas, lahat ng hotel doon halos may casino. Opo. So yun po yung didemanda sa akin. Mm-hmm. Tsaka kaya ako naman po tinapos ko lang po kasi yung kontrata ko doon sa bar na yun. Bar po yun, hindi po casino. Mm-hmm. So yun po yung mga demanda niya. Mm-hmm. So ngayon, may mga hinaharap kayo yung mga ganitong mga usapin. Dito sa lumabas na statement mo, na isinir mo daw yung post ni RJ Nieto. Ano bang nangyari doon? Ito nga po, yung na-misquote si Trudeau. Opo, na sabi niya na yung basura mula sa Canada ay imposible ng kunin nila ulit. Mm-mm-mm. Eh yung pala, ang sinabi niya, posible. Okay. Nag-eratom na po si Thinking Pinoy. Nag-eratom na din po ako. Mm-mm. Pinalaki ng ilang mainstream media. Pero hindi nila ibinalita na yung keynote namin, yung shinare namin, ay galing sa legitimate media na kabaro nila from the Manila Times. Mm-mm. So, yung Manila Times po, ang source namin doon na sinasabi ng mga journalist na dapat sila ang lehitimo, eh sila na nga po yung source namin, sila rin po yung nagkamali. So, yun ay quoted ninyo from Manila Times. Opo. Tapos, isinare ni thinking ni RJ. Opo. Tapos, isinare mo naman. Mm-hmm. Dahil nga may source na Manila Times. Dahil dun sa source ng Manila Times. Ano ka ba sa, sold ka ba sa Manila Times? Kasi sinashare mo eh. Hindi, ako po, syempre since legitimate journalist, mainstream. So now you're also using that word, legitimate. Oh, eh, sabi kasi nila, legitimate, sabi ni Sir, di ba, Sir Harry? So, kasi pagka may legitimate, may illegitimate. Oo. So, who are the illegitimate? Sige, kami na. Uy, meron din kami social media eh. Oo, so papayag ka. Di ba? Meron din kami sa social media eh. Diba? Papayag kang ganun. Oh, anyway, so yun na nga po. So, sabi nila, ang social media, fake news, pero lahat naman po nagkakamali. Mm-mm. So, naglabas kayo ng eratum. Kasi lumilitaw dun sa sinabing statement ni Trudeau, ang statement niya, even though it originally came from Canada, we had legal barriers and restrictions that prevented us from being able to take it back. Mm-mm.
those regulations and those impediments have now been addressed. Mm-mm. So it is now theoretically possible to get it back. Yun ang statement ni Trudeau. Mm-mm. So ngayon, ang lumabas doon sa Facebook ni RJ Nieto na lumilitaw na ang nakaano, theoretically, it is impossible to get the garbage back even if it originally came from Canada, which was quoted from Manila Times. Manila Times. Oh, di ba? Ayun bang Manila Times nag ano na? Erratum, hindi ko po alam. Nag-erratum na. Hindi ko po alam. Well, just the same, these things are now being shared kasi maraming mga nangyayari ngayon doon sa istorya ng mga legitimate at illegitimate. Mm. Noong nag-confrontation si Sas, ikaw ang may kagagawan daw nun. Ay, hindi naman po. Hindi pa planado yon yung sa BBC. Oo. Napaliwanag niya naman sa akin. Hindi, ikaw ang may kagagawan eh. Na ikaw daw ang nag-introduce kay Sas doon sa BBC kay Head. Jonathan Head. Opo. Ang nangyari po kasi, andun kami sa international... Tsaka ikaw din ang nagdala sa kanya doon. Mm-hmm. Kasi po, sa araw na yon, opo, guest siya sa podcast ko. Mm-hmm. So, sa International Media Center na ginawa, sa World Trade Center, in time for the ASEAN, yun po yung tema. Mm-hmm. Nung papunta na kami sa studio, may lumapit nga, ito. So, may lumapit na Banyaga at nagpakilala sa akin. Sabi niya, hi, Mocha. So, you don't really know him, gano'n ba? I don't po. Ah, okay. So, lumapit siya, hi, Mocha, I'm Jonathan Head from BBC, sabi niya. Eh, syempre, natural, kung sino yung katabi mo, ipapakilala mo dun sa tao. Ah, so in-introduce niya yung sarili niya sa iyo. Ikaw naman kahit dahil kasama mo si Sas, kaya na-introduce mo naman siya. Sabi ko, sir, this is Sas. Uh-oh. Eh yun naman pala, they know each other in social media. Mm. So matagal na silang nagka Meron na silang ano doon, palitan ng mga ano, sagutan sa social media. Mm. And it was covered, diba? Kinovered. Na, sino ba yung nagko-cover sa grupo mo? Po, naka-live po ako, yung manager ko. Ah, naka-live ka sa naka-live ka sa Facebook. Opo. Mm. Opo. Bakit daw hindi mo inawat si Sas? Anong sasabihin ko dyan? No. Sabi mo, I'm bleeding. Na ano lang, diba? Andyan lang po ako for ano, for support. Oo, kasi yung sinasabi ni Sas, hindi lang naman niya sariling sentimiento yan eh. Mm. Sentimiento yan ng mga OFWs na naghihirap na ipaliwanag sa Banyaga na mas gusto namin yung nangyayara sa Pilipinas ngayon. Mm-hmm. Pero dahil nga po sa ilang mainstream media natin na makasarili, na imbis na good news ang ibinabalita, ay yung mga intriga. At yun po yung pinipick up ng international media. Mm-hmm. Ngayon tuloy, ang iniisip ng mga Banyaga, kayo, mga Pinoy kayo, bakit nyo sinusuportahan ng isang mamamatay tao na diktador na presidente daw? Mm-hmm. So sila yung napapahamak sa ibang bansa. Nilalabas lang po niya yung sentimiento na pagiging bias ng itong ilang foreign media. Tsaka may pinanggalingan sila eh. Meron na silang may story na which was actually explained by Sas, okay. No, na pinanggalingan. Kaya lang, ang naging ano nga dyan, susi ng lahat at ang dahilan, ikaw. Dahil ikaw ang ano, ikaw ang nagpapunta kay Sas. Ikaw ang nag-introduce kay Sas. Ayan. Kaya. Hindi naman po. Talaga. Pero hindi ka ba kinausap ni Jonathan Head after that incident? Noong una, hi, I'm Jonathan Head. Niya. Tapos nung pagkatapos, nice to meet you. Yun na. Natapos na. Opo, nagpaalam din naman. Bye-bye. So wala na. Why in the first place did he introduce himself to you? Is there anything na gusto niyang... gusto ka ba niyang ano, kausapin or whatever? Hindi ko po alam. Siguro dahil nafe-feature na rin po tayo sa international media. Mm-mm. Na sinasabihang troll ako. Mm-mm. Fake news queen. Yun naman yung kinakalatin ng international media. Ang problema kasi yung nga sinasabi ni Sas dito eh, na pag sinabing Pro Duterte, biglang bayarang troll ka agad. Ang perception ng international media, bayarang troll, peke. Mm-mm. So, yun din po yung pinalabas na imahe ko eh, kahit sa international. So, ngayon na ganun yung imahe mo, do you believe na yun ang nakamarka talaga sa tao? Unfortunately, sa international community, yun. Dahil meron pa nga po si Maria Ressa, na CEO ng Rappler,
pumupunta pa po siya ng ibang bansa, Europe. In fact, recently sa APEC sa Vietnam, same stage ng mga world leaders. At ang nakalagay doon sa napakalaking projector, Mocha Uson, Thinking Pinoy, RJ, Fake News Network, Bayaran, blah, blah, blah. So yun po yung pinakapakalat nila na bakit nila kailangan gawin yun. So anong action ang ginagawa ninyo sa ganun? Kasi si SAS will be filing her complaint against din dito sa mga nakakabangga niya, specifically kay Jover Lario, dahil sinasabi niya nga na merong mga paninira na ginawa tungkol sa kanya. Sa ganyan, kayo ba on your part? Sabi mo, hindi ka kasi balat sibuyas, pero meron ka bang legal action na balak gawin regarding dito? Wala. Siguro kung private citizen pa ako. Pero ngayong government official, kasama na po talaga siguro yan. Kasi mismong presidente natin, sinasabihang addict, mamamatay tao. Pinababayaan lang niya. Kaya pabayaan ko na lang din po. So, bayaan na lang sila. Ganun ang kanilang ginagawa. But with regard to your work now as assistant secretary, do you feel comfortable? Kasi you do the blogging, di ba? Even before. And yung pagbablog mo naman, nakakapagbigay ka ng iba't ibang mga pananaw at even para sa presidente. But ngayon, na nandiyan ka as ASEC, do you feel comfortable working under the PCOO? Gamay ko na po yung social media. At ang maganda po dito, nagagamit po natin yung access sa Pangulo at sa gobyerno para po maiparating yung mga concerns ng ating mga kababayan through social media. So, marami pa po kaming tayong ginagawang improvements, mobile apps, at marami pa pong iba. Anong mobile apps yung ginagawa niya? Sikreto muna. Wala pa, hindi pa lalabas. Hindi pa kasi, syempre, para po... So, binubuo ninyo ito para dun sa mga projects ng presidente, is that it? Para po mas maipaabot po yung mga hinaing ng taong bayan sa gobyerno, kay Pangulo, at para secret na lang, basta po mga katulad sa mga kababayan. Yun na pwedeng i-download na magagamit. Opo. Kasi, of course, they're also looking for your other activities. Kasi parang na-concentrate ka talaga sa blogging. Aside from blogging, which is your parang cup of tea, dahil nandun ka talaga, nandun yung audience mo, at pinapakinggan ka, pinanonood ka, at sinusundan ka. Is there any other thing that you do under the PCOO? Opo. Pinupuntahan ko po yung mga ahensya ng gobyerno. At tinutulungan ko sila sa pag-disseminate ng public information. At ang comment nga po ng ating mga kababayan, gusto nilang malaman yung proseso o mechanics on how to avail the services of government agencies. So yun po yung ginagawa natin. Kinakausap po natin yung bago. Yung mga agency ng gobyerno. Opo, para PCSO, PAGCOR, DSWD. Ma-connect mo. Sa tao. Ma-bridge mo yung Through social media. Is that part of your mandate? Yes, opo. Social media. Yung social media. Pero yung to reach out for... I mean, there's nothing wrong with what you're doing para sa akin. Magandang tulong para sa mga kababayan natin. But of course, the question will be, is that part of your mandate as ASEC of PCOO? Opo, for social media. Dahil nga po, nasa digital age na po tayo, ini-encourage po natin yung mga agencies na maging aktibo po sa internet. So yung mga agencies na ng gobyerno, gusto nyo mai-involve din sa social media? Opo. Opo. Dahil andun na po ang taong bayan, pag may problema, doon na sa Facebook nagre-reklamo. Kaya nga po, kanibawa, pag may problema sa trapiko o kaya may nakitang ganitong insidente, i-Facebook mo. So, andun po lahat ng tao ngayon sa Facebook. And it is more on communicating yung ng presidente. Yes. Okay. Na kung ano yung titindig ng presidente, ano yung kaniyang mga positions on different issues. Katulad na lang din po, galing po tayo sa PGH 2 days ago. Nakita ko nga may post. Ano ba yung opo, post? Inalam po kasi natin yung good news, yung mga magagandang balita na hindi na ibabalita masyado ng ilang sabi mainstream mo, media. Papalitan na, ganun ba na din, parang papalitan na o bago na? Meron pong pagbabago sa PGH. Nagbigay si Pangulong Duterte ng 100 million pesos sa PGH para magamit po ng ating mga kapuspalad ng mga kababayan na nagkakasakit. At ang good news po dito ay itong 100 million pesos na ito, hindi pala ito sa isang taon. 100 million pesos a month
ang ibinibigay from the Office of the President to PGH. Para saan gagamitin? Para po dun sa mga may cancer, na kailangan ng operasyon, pagpapagamot nila para po malibre sila. At sinabi po ng mga... Kanino ibibigay yun? Sa mga indigent. Hindi, pero indigent. Na, sino mag-manage ng 100 million? PGH. PGH po. Mismo. Opo, opo. Oh, so, kaya po yun po yung mga... How do you avail that? Yun po yung pinunta natin doon. Ano sabi nila? Paano i-avail yun? Kasi 100 million peso budget sila para sa mga kababayan natin na nangangailangan, yung mga kapuspalad na gusto magpagamot. Opo. Paano nila ma-avail? Kasi it's a different thing from PhilHealth, hindi ba? Opo. Noon daw po kasi, pagpunta nila doon sa emergency room, kailangan pa ng reseta, kailangan pa ng ganito. Pero ngayon, pag emergency cases ka, wala nang tanong-tanong pa, sagot na nila lahat. So, hindi ito yung sa PhilHealth, ha? Ibang pagkukuhanin. Iba kasi merong PhilHealth, yes, eh, di ba? Yes, may DSWD. Iba pa po yun. So, basta pumunta lang ako doon? Pagpunta ko lang doon, emergency ako, bibigyan na ako ng assistance agad. Uh-oh. Iyon ang pwede kong sabihin na i-claim. So, will this be expounded? It will be expounded. Opo, kasi may mga kahilingan din po ang PGH dahil sa sobrang laki ng budget, kulang naman sila ng tao sa pag-liquidate. Kasi yun po yung sinasabi nila na inyong kailangan ng COA, yung mabilis na liquidate, yung pag-liquidate ng mga bagay-bagay. At medyo, yun nga po, dahil first time po na makatanggap ng 100 million pesos, may mga adjustment pa po. Tsaka even the facilities kasi nila siguro, dapat na din na mai-improve. Opo, opo. Mm-hmm. Kaya lang po, dahil nga sa meron tayong tinatawag na bidding o procurement, mga proseso, yung 100 million pesos na yon ay hindi po magagamit doon. Para lang po yun sa pangangailangan ng mga pasyente. What are the things na tinitignan mo, misunderstood palagi sa presidente dahil hindi na i-communicate ng mabuti doon sa mga kagaya ng nasa sinasabing mainstream media na hindi pinipick up ang sinasabi mo? Anong most misunderstood part ng pamamahala ng presidente? Na gusto niyo siyempre na ma-disseminate, maipaliwanag, at maikalat sa mga tao na itong reality, itong truth about it. Opo, na may malasakit si Pangulo, lalo na sa mga mahihirap. At ang hina-highlight lang po ng ilang mainstream media ay syempre yung mga intriga, controversial, yung mga biro niya sa mga speech niya, kasi yun po yung bumibenta. Mm-hmm. Eh, pero yung mga good news, boring na po sa kanila yun eh. Mm-hmm. Pero ito yung mga importanteng bagay na dapat malaman ng mga kababayan natin. The likes of what? Anong good news yung sinasabi? Anong mga good news yung well, sa tingin? Ito nga po, ito sa PGH. Okay. At yung nakaraan naman po ay nagpunta tayo sa Barangay Culiat, sa may Tandang Sora, na dati ay talagang pugad ng mga adik. At sabi nga ng mga residente doon, walang nakakapasok doon na hindi taga roon, na nakalabas ng buhay. Maski pulis, takot pumasok doon. Wala nang deliver ng pagkain. Wala pumapasok na public transportation. Pero nung pinuntahan po natin nung mga nakaraang linggo, 1 year na po silang walang krimen na nangyayari. At masayang-masaya na po yung compound na yon. Dahil nga po, nung sinimulan daw ni Pangulong Duterte yung laban sa droga, nagkaroon ng lakas ng loob yung mga residente at yung mga barangay doon na supuin po yung droga doon. You think natatabunan noong mga inilalabas ng ibang nasa media yung mga magagandang bagay na ginagawa ng gobyerno? Definitely. Natatabunan? Definitely po. Katulad po nung sa APEC, sa Da Nang, Vietnam, napakaganda po ng feedback ng ibang bansa kay Pangulong Duterte. In fact, yung kanyang keynote speech doon sa APEC CEO Summit, binigyan siya ng standing ovation doon sa harap ng maraming mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa. Pero ano ang naging headline? Yung kanyang biro, yung speech niya doon sa Philcom doon na less than 200 na private meeting pa nga po yun, na sinabi niya na noong kabataan niya, nakasaksak daw siya. Yun ang headline ng international media, lalo na ng BBC. Pero hindi sinabi na binigyan ng standing ovation ng isang Pangulo ng Pilipinas sa kanyang Q&A at speech sa APEC na lang at yung mga magaganda pang nangyari doon. Which is supposed to be communicated well, di ba? Na sa mga taong bayan. Apo. And this is part of the obligation of the PCOO. That's what we are doing right now po. Pero natatabunan kayo. You think the PCOO is doing its job well? Kasi parang lumilitaw na kinakain kayo noong mga negatibong na ibabalita at hindi ninyo natatabunan yung mga bagay na ganyan. Well, setting aside yung nagagawa niyo sa social media, which
talaga namang maraming naabot. But generally, pag sinabi PCO, di ba? Trabaho ng PTV for... Kaya nga po, ginagawa rin po, ngayon maingay na po yung PTV, doble kayod po sa pagpabalita ng... So maingay na PTV? Ako. Nung lagay na yun? Dahil po, sir, yung Philippine News Agency, di ba? May mga problema tayo dyan na ano, yung PNA, yung radyo ng bayan, kagaya no, na how can you get the credibility of putting up Dole Pineapple as Department of Labor? Nasisanti na po. Nasisanti na po yung ginagawa noon. Exactly. Tapos, when you watch PTV4, you have lots of home TV shopping. Mm-hmm. Kumbaga po, maraming pong ginagawa ngayon. In fact, bago pa po itong... Sa dami nung ginagawa, ano nakikita kaya dun sa palagay mo na ginagawa ng PCO? Sir, well, except, of course, I am not undermining what you are doing in the social media. You as a blogger and things like this, I know that naabot na yung marami na. No? But with what is happening under the PCO, honestly, sir, marami pong nangyayari na hindi na nakikita ng mga mata natin. Si Sec Martin... Ay, hindi ba dapat na makita ng mata namin yun? Kasi yun ang kailangan nyo, i-communicate the president. Opo, ito kung hindi namin nakikita... At hindi nakikita ng taong bayan, you're not being effective. Okay po. So, tanggalin natin yun. Ibig ko sa... Okay. Tinanggal mo na. Ibig ko po sabihin ganito po. Ang dami mo na tinanggal. Noong ano po, honestly po, noong bang nakarang administrasyon, aware ba kayo na may PCOO? Ayan si sir. Ngayon nga lang pong administrasyon na to, in less than 1 year, yung Facebook na yan mula 1,000 followers, naging 1 million. Mm-hmm. Because... alam po ninyo, ayoko na rin po kasi manira kung ano yung nangyari noon. Pero kahit nga ako, ngayon lang ako naging aware na merong PCOO, merong Philippine Information Agency, merong Philippine National Agency, maraming iba't ibang ahensya sa ilalim ng PCOO. Oh, kasi ngayon lang may lumabas na Dole Pineapple sa PNA. Oo. Ibig ko po sabihin ay kung ano po yung napabayaan noon, ngayon lang po ito inaayos. Ulit. Kaya I really commend Sec Martin na marami siyang batikos na natatanggap pero hindi na po natutulog yung tao. Pumupunta yan sa iba't ibang probinsya para lang i-improve pa yung government radio programs on, government TV programs, TV stations. So not that it will be self-serving, but are you happy with the performance of PCO now? Siyempre hindi po. Never po tayo magiging happy. Katulad nga nung performance ni Pangulo, hindi mo, sabi nga niya... Hindi ka rin happy sa performance? Hindi, ang sabi ni Pangulong Duterte, wala akong pakialam sa rating ngayon. I-rate niyo ako pagkatapos ng termino ko. Yung sa PCO, ganun din po. Marami po kaming ginagawa. Hindi po perfecto, pero importante, may ginagawa po. At open po sa suggestions po ang PCO. Hindi naman kayo mga balat sibuyas doon sa PCO. Hindi ikaw. Okay, alam ko ikaw eh, yung boss mo. Ay, hindi, of course hindi naman, not. Hindi naman. Oh, so, nakikinig naman. Ay, bakit siya makikinig sa akin? Boss ko yun. Makikinig sa taong bayan. Hindi, yun nga. Nakikinig naman. Si Sas, si RJ Nieto, lagi nagbabasa rin. Well, itong mga insidente kasi natin ngayon na nangyayari sa atin sa Pilipinas should really be communicated well. Sabi mo, di ba, na dapat na mailitaw. Totoo. Ang main na tinatarget ninyo palagi na hindi nakakapaglabas ay ang mainstream media. How do you intend to address that problem with the mainstream media? Paano nyo iniintensyon na ma-bridge yung gap? Kasi parang, ano ba nakikita ninyong paraan para ma-reach out itong nasa mainstream media na apparently, with what you're saying, yung gusto nyong mailabas nila, hindi nila na ilalabas? Hindi naman po kasi diktador si Pangulong Duterte. Kahit ano yung paninira ng ilang basurang media dyan, sa kanya, sige, okay lang sa akin, sabi niya. Kasi ganyan naman po, kahit itong kampanya pa eh. So wala na po tayong magagawa doon. At hindi naman natin sila pinipigilan sa kalayaan nilang ng pamamahayag. So ako po bilang asset ng social media, ay doon naman po ako nakafocus sa social media. Sa paglabas po ng mga good news, yung ginagawa po ni Pangulo na hindi na-highlight. But yung inyong mga campaign na yan, ng mga ginagawa ng... presidente, para mag-cascade sa taong bayan, nakikita nyo ba ang pinaka-effective mainstream media? Social media po. Oh, now that it is na going to the social media, dapat
mas matabunan na ninyo. Tama, ang sir, mainstream, di ba? Opo. Nangyayari naman po yan. In fact nga po, hindi naman po sa pagmamalaki, sa di ba mas marami na po ang tao ngayon na nakatutok sa Facebook katulad po nitong programa ninyo na live streaming din tayo sa Facebook ngayon. Yes, napapanood din tayo. Meron po tayong 40 million na mga kababayan na nasa Facebook sa kanilang cellphone spending 4 to 5 hours every day. Sigurado po ako marami po sa atin dito pagkagising Facebook kaagad. Di ba? Lagi na, alam na natin yung balita eh. Hindi katulad noon na ang balita ngayon eh bukas pa maibabalita. Kaya alam na nila yung November 30. Ano ba yung meron sa November 30? Holiday. Meron bang mangyayari sa November 30? Hindi ko, meron ba? Meron daw, ano, meron daw. Meron po siguro. Meron mga pagtitipon-tipon or what? Ako po nasa Malacanang, may trabaho pa rin po. Ano ba yung, ano yung position niyo sa revolutionary government? Magkakaroon ba tayo ng revolutionary government? Ay, di ba sabi ni Pangulo, hindi ina-announce yan. Ang huling alam ko sa speech ni Pangulong Duterte, ang sabi niya, for him, hindi pa raw kailangan. Yun ang sabi niya. Pero may alam ka ba bumubuo na mga grupo-grupo? Hindi naman po lead sa kaalaman ng iba na meron pong mangyayari sa November 13 na parang pagtitipon. At nirerespeto naman po natin ng opinion at sa loobin ng bawat isa. So, anong alam mo dun sa November 30 na pagtitipon? What will happen there? Wala rin po akong alam. May alam kayo, sir. So, sir, ikaw, may alam. Hindi ka na balitaan dun? Walang nagbulong sa'yo? Na, wala nag-invite sa'yo? Wala naman pong bulong-bulong. Walang nag-invite sa'yo? Meron din po. Sino nag-invite sa'yo? Marami po. Ano, kaya lang po, sa araw. Para sa ano daw yung invitation? Pagtitipon po. Para ano daw, hindi mo tinanong, ano ba yung... Ano bang sabi? Ano ba pagtitipon yun? Hindi mo ba tinanong, anong pagtitipon yun? Ano nga ba? So, hindi ko alam eh. Parang doon natin malalaman. Hindi sinabi ano sa'yo? Ano bang sabi? Ayaw ko. Wala bang ano? Basta po sa November 30 po kasi, meron po tayong trabaho sa Malacanang, meron pong taping. So, hindi ka pupunta doon sa pagtitipon? Wala po ako doon. Ah, wala ka May trabaho doon. Po kasi, sir. May trabaho ka ng November 30? Yes, sir. Opo. Kahit si Presidente, meron din. So, walang holiday, ah? Wala po. Yung mga rallyista lang ang meron. Oh, eto, dito puntahan natin ngayon itong mga kababayan natin. Gusto kang makausap. Ah, sige po. At ano oras na ba? 5 PM na ba? may lakad ka ba? Wala. Andito ako whole day para sa inyo. Meron tayong ilang live points out of our 1,360 satellite monitoring centers na nagmo-monitor sa atin today. Puntahan muna natin lang itong pwede natin mapagbigyan. Ang EDSA Muñoz muna unahin natin. At may gustong kumausap sa'yo dito sa mga wow, nagkakapis sa EDSA live Muñoz. Po. Yes, it's live. EDSA Muñoz, go ahead. Ito si Asik Mocha. At nagmo-mocha siya ng ano, the Daniels Mocha siya. Malakas na, gising na gising ka niya hanggang mamaya. Grabe. Oo nga, patay. O, ito na. EDSA, go ahead please. Sino po sila at ano po ang gusto ninyong alamin kay Asik? Opo, good morning po, Kuya. Good morning po, Ate Quezon. Good morning po, Kuya. Good morning po, Ate Quezon. Si John po ito from Muñoz. Ate Quezon, nabasa ko po yung recent vlog nyo tungkol din sa kagustuhan nyo nga na mag-aral po ng law. And I congratulate you po. Ngayon, parang given na, no, kahit ano po yung comments nyo, ano yung isulat ninyo, meron at merong mga issues na ipupukol against you. Ngayon, dito po sa mga bashers na to, which one do you find na most offending po, Asik? Nagbabash sa'yo. Nako po, magandang umaga po sa inyo dyan at salamat din po sa support po sa aking desisyon na mag-aral ng law. Alam ko, sa support po ninyo sa aking pag-senador. Wala pong senador. Hindi po, ano yung pinakamalala? Nako po, i-search nyo na lang sa, ano, sa Twitter. Hindi ko na po kasi binabasa. Kasi bakit ko ba? Oo, kasi bakit ko pag-aksayahan ng oras yung mga pambabash ng mga taong hindi naman tayo kilala? Why dignify it? Oo. Kaya po nag-focus na lang po ako dun sa mga kababayan natin, lalo na yung mga OFWs na humihingi ng atensyon, na ito yung kailangan namin. Kaya naabuso sa Kuwait. Tulungan niyo kami makauwi. Opo. At marami na po tayong napauwi. Marami na po natulungan ng Dolly at Owa to social media. So sa tanong nyo, kung ano yung pinaka-offensive
na pambabasa sa akin. Marami, pero hindi ko na po talaga binabasa. At ayaw mo na kamang tandaan. Iba pa. Kalimutan ko na nga. Binabash ba ako ngayon? Sometimes, alam, sabi nga nila, di ba? Things that you do not know will not hurt you. So, huwag mo na lang. O yan, so, huwag nyo nang, at yung mga OFW nating kababayan, eh, anya si Asik Mocha, sulatan nyo. O, baka sagutin kayo. Opo, sumasagot po tayo. Masagot siya. O, yung boss niya, di sumasagot. Si, oh, diba, di so sumasagot? Next, from ano po, Bayanan Muntinlupa, kapat ha? Pwede ka na mag-ghost. Pwede po ba? Pwede? Pwede. Get it straight with Mocha Uson. Okay. Ay, El Nox. Oh. Diba? Parang Mocha Uson. Parang merong ano, ah, may rhyme. O, oh, eto, sa Quezon. O, oh, punta muna tayo sa May Kawayan, Bulacan. May Kawayan, magandang umaga po. Ayan, nawala. Ayan, o. Oh. May Kawayan, magandang umaga po. Ano po pangalan nila? At ano po ang gusto nyong alamin kay Asik Mocha? Magandang umaga po sa inyo, Kuya Daniel, at magandang umaga po, Asik Uson. Ako po si Arsenio Carpio ng Santo Niño, Bulacan. Ako po ay nakakapakinig ng mga vlog nyo, Asik Uson, at napapakinggan ko po ang mga pagtatanggol nyo sa ating Pangulo. Ngayon po, kung sakali po, kung kayo po ay maisama sa kandidato sa pagkasenado, ay inaasahan ko po, marami pong babati ko sa inyo. At paano nyo po i-handle yun? Kung kayo na po ang binabatikos, paano nyo po may pagtatanggol ang sarili nyo? At kung sakali rin po, pahabol na po. Kung sakali po, pala rin po kayo na manalo bilang isang senadora. Ano po inaasahan ng sabayan ng Pilipino sa isang senadora Mocha Uson po? Salamat po. May pet bill ka na kagad. Pet bill. May pet bill ka na. Parang mag-iisip ka na. Hindi, oh. Ano po, una-una po, ano, biktima po ako ng fake news. Hindi ako tatakbo. Hindi po ako tatakbo. Tigilan mo na nga kasing sabihin yung hindi ka tatakbo. Huwag mo na sasabihin yun na hindi ka tatakbo. Basta ano sabi yung tanong? Basta sabihin mo na lang, kung sabihin po ni Presidente Duterte, open ako. Kasi pag sasabihin mo, baka yan ang ikot na ikot sa'yo, tapos ibabato ngayon sa yan pagka tumakbo ka na. So ano nga po yung tanong? Ano paano yung mo daw i-depend sa sarili mo pagka binabatikos ka na sa pagtakbo mong senador? At kung maging senador ka, ano daw yung gusto mong gawing batas? Okay. Oo, sige po, na number one question muna tayo. Hindi ko po kailangan depensahan ng sarili ko dahil nga po hindi ako tatakbo. Pero kung sakali nga po. Hindi, kasi nagagalit siya. Diba, ano yung mga ipapanukala ko pong ano? Oh, kung sakaling patakbuhin ka kung sakali, presidente kung sakali at po, nanalo ka. O kung sakali lang din, di ba? Para alang-alang lang po sa baka sakali. Number one po, sumagot naman. Hindi, kung sakali, sige, oh, diba? Po. Yes, sir. Number one po, yung ano, parusang bitay. Para sa akin po yun. Opo. Bilang para sa iyo yung bitay? Hindi! Hindi, yung ano po. Sabi mo, parusang bitay para sa akin po yun. Hindi, oh, sorry, tinatanong po niyo. Akala ko, sabi mo, parusang, hindi maganda dugtong eh. Opo nga, para sa akin. Para sa akin. Yung pong, sabi mo ganito, yung pong parusang bitay, para sa akin po yun. Hindi po, yung ano po. So pagbabalik ng death penalty po, gusto mong mai dahil po ano eh biktima po kasi ang pamilya ko ng karumal-dumal na pinatay yung father mo. Yung father ko po judge at nung pauwi siya pinagbabaril po siya dalawang riding in tandem sa bridge masakit po sa akin yun dahil syempre tatay ko yun at bakit may ganoon na mga tao na hindi inisip na may pamilya din yun at ang trato ay parang hayop. So, yun po yung nararamdaman ko rin na biktima po ng kriminalidad na bakit nagiging lenient po dito sa ganitong mga kriminal. So, you want to put back death penalty? Opo. No, aside from that? Yung ano po, pangalawa, may sagot? Yung pangalawa at least alam po, na nila, plataforma mo kayo. Hindi, wala po. Ang kasunod na headline, ha? Plataforma. Ito, magandang kasalanan mo to, kuya. Ito, magandang headline. Ano daw? Plataforma ni Mocha. Pa! Diba? May magandang pangalawa
nga po ay yung ano, yung pangilinan law na kinabibisita ni Pangulo na yung juvenile. Opo. Pakiulit nga yung sa edad minor yung criminality, yung criminal liability, yung juvenile act ganun na dahil po doon ay once na yung isang bata, sabi nating teenager, nakapatay ng lola, pakita lang niya yung birth certificate niya, minor na edad ako, pakakawalan na po eh. Ang kinabibisita ni Pangulo doon ay yung pangilinan law na yan na hindi man lang i- yung may tinatawag na correctional o yung pag-angalaga ng SWD. So yun po yung amendment po noon na dapat may ganoon po. Pero bakit na, may emphasis ka ng pangilinan doon? Kasi kasalanan niya to eh. Kung ba't ang daming kriminalidad ng mga kabataan eh. So, pa, so parang, galit ka kay Senator Pangilinan? Oo, galit ako. Bakit? Daming mga senador na hindi nag-iisip, sir, eh. Saan na siya? Bakit ganon? Wala nang ano, responsibilidad yung... So, bukod dun, ano pa ang kinabubusitan mo sa kay Senador Pangilinan? Hindi naman personal to. Hindi po natin atake yung... Kaya nga, hindi, exactly. Wala naman yung... Basta tatanda mo lagi yun. Yung sinabi ko din kay SAS. Ano po yun? Apat na bagay. Okay po. D-I-M-P. Dimp. Ayan. Diba? Ang daling tandaan, ano? Ano po yung D? Lapit na. Dapat hindi defamatory. Okay. Tapos, yung I, identifiable. Mm-hmm. Pag identifiable yan, yan ay element ng libel. Mm-hmm. Defamatory, identifiable, may identity yung sinusulat o sinasabi mo. And then, malicious. Mm-hmm. Pagka may malice. Mm-hmm. And then yung P, pagka pinablish. So, apat yan na element. Safe pa naman po ako doon sinabi. hindi naman malicious. Oh, hindi na. Dahil ang sinasabi mo totoo naman pa, ay ano, tsaka yun namang ano, yun namang bagay na ginawa niya doon sa pagiging senador niya. Mm-mm. Yun naman ang sinasabi mo. So, bukod doon, ano pa? Na walang malisya, walang panimira. May identity. Buti na lang sinabi niyo. In the absence of one, hindi pwedeng pumasok sa libel. So kahit na may identity, sinabi mo na eh, Senador Pangilinan. Isa lang naman yun. Si Kiko Pangilinan. Diba? So eh, wala namang defamatory dahil ang sinasabi mo, dahil sa kanya, itong batas na ito, ay nais sa batas, siya naman ang sulong. Totoo naman yun. Ano pang ano mo sa kanya, yung mga hindi mo gusto, bakit sabi mo, galit ka talaga kay Senador Pangilinan. Ayun nga po talaga, yung kinabubisita ni Pangulo, ay yung Pangilinan do, yung sa kabataan. So, anong gusto mo sabihin kay Senador Kiko? Saan ba tayo titingin? Next! Yan. Hello, sir. Follow niyo po ako sa Facebook. Mocha Awesome Vlog. Yun lang. Ayun. Doon mo na siya titirahin. Doon na po. Ay, hindi po. Ay, next. Saan po tayo ngayon, sir? Saan tayo ngayon, sir? Hello po. Ayun, maraming salamat sa May Kawayang Bulacan. At puntahan natin ang Bayanan, Muntinlupa City. Bayanan, magandang umaga po sa inyo. Sino po sila at anong gusto niyong itanong kay Asek Mocha? Good morning po kuya, si Jotter John Bilian po ito ng Muntinlupa. Ay tatanong ko, Asek Uson, marami pong sinampang kaso sa iyo si Trillanes. Eh, sabi niya, kumuha ka daw ng magaling na abogado. Sino po yung napili niyong magaling na abogado? May, sino ang abogado mo? Si Ari Roque? Ay, hindi. Hindi siya. Hindi po. Attorney yun, di ba? Salamat po sa inyong katanungan, sir. parang nasa beauty pageant. Thank you for your question. Sa opisina po ng social media, may mga kasama po akong mga abogado doon. At sila po yung sumasagot na po ngayon doon sa complaint. So, sino specifically sa ang may handle ng case mo? Attorney what? Attorney Outlaw. Hindi po. Si ano, isa po doon ay si Attorney Trixie Cruz Angeles. Okay. So, Amedee Pangalanan. Si Attorney Trixie? Alam ko suspended si Attorney Trixie ng bar. Ganun po ba?
Well, ano po, ang nangyayari, siya, pero siya ang consultant. O consultant. Pero meron pa pong isang, ano po talaga. Meron talagang humaharap na na lawyer. Regards kay Attorney Trixie. Opo, guess niya rin siya. Nag-guess na din siya sa akin dito, but just the same. Yan ha. Galingan mo daw yung lawyer mo. Mm-mm. Tingnan natin ang San Mateo Rizal at panawa natin. Magandang umaga po, San Mateo. Sino po sila at ano ang inyong gustong alamin kay Asik Mocha? Talaga parang boy na boy kayo pag si Asik Mocha nandito ha. Mamaya sasayaw tayo. Pati dito sa ano, punong-puno eh. Oh. Nandito lahat na naman ng VP niyan mamaya. Oh. Yes, go ahead po sa San Mateo Rizal. Good morning po, Kuya Daniel Rason, at good morning po kay Asik Yuson. Samantalin ko na po ang pagkakataon na bumati kay Kuya Daniel Rason ng 34th na anibersaryo ng pagbibigkit sa Diyos at sa mga tao. 34 years na ako. Ang tanong ko po kay Asik Yuson. Third class, ano, 34th plus. 15 years of experience. Ano po sa palagay nyo ang naging pakinabang ng Pilipinas? Yun lang po. Yan, hindi mo nadinig yung tanong. Ano daw naging pakinabang ng Pilipinas sa ASEAN? Yung ASEAN Summit. Ako, napakadami po. Kagaya na, sa mga, dahil punta ka dun, di ba? Sa mga alam mo. Good news po, dahil po... Ang sabi nila, weron ba? Weron na weron. Yung ASEAN nga po ay para pong ano yan, parang reunion ng mga magkakaklase na dapat nag-uusap-usap yan. Marami pong mga magagandang balita. Ang pinakamaganda po dyan ay unang-una ay yung pangangalaga po ng kapakanan ng mga migrant workers. Mm-hmm. Nagkaroon po ng kasulatan na bibigyan po ng prioridad at pangaalaga yung mga pangailangan po lalo na ng ating mga OFWs. Mm-hmm. At pangalawa po ay yung free trade, yung tinatawag na free trade, yung pagbaba ng restriksyon at ng pagtatax ng mga negosyo, produkto sa iba't ibang bansa. At yung pangatlo po ay yung kasunduan sa West Philippine Sea na merong pinirmahan na code of conduct. Mm-hmm. Wala pa. O, pipirmahan gagawa pa lang sila. Sasuggest natin sa kanila. Gagawa pa sila ng code of conduct. Yun po. Maganda po na usap-usapin yun dahil hindi lang naman po Pilipinas ang nakikipaglaban dyan. At yung pagrespeto po ng marine life. Mm-hmm. So, pero pinaka gusto ko po doon ay yung pangangalaga po ng kapakanan ng mga migrant workers. Na OFWs. So yun ang tumatak sa'yo? Opo. Parang yun ang ano mo, parang yun ang battle cry mo. Sir, diba? Dati po ako naging OFW sa Doha, Qatar. At kaya po, alam po natin yung dinadanas po ng mga OFWs po natin. Tsaka mahirap naman talaga. Marami pa rin ngayon na gustong umuwi, hindi makauwi. Mm-hmm. May mga tumatawag sa atin dito from Saudi. So magandang battle cry yun, di ba? Yes, sir. Mocha Uson para sa para sa mga ang tinig ng OFW parang mga Daniel Rason para sa mahirap. Okay. Susunod na henerasyon. Talagang ano. Parang may kamukha si Secretary Mark Villar dito. Oh. Hello, sir. Okay. Meron daw isang magtatanong dito sa audience. Sila naman pagbigyan natin. At gusto kang makausap lang ng kapraso. Yes, good morning po kuya. Good morning. Si Ryan Anthony Paro. Good morning po Asik Mocha. Mm-hmm. Ang tanong ko lang po, partly nasagot na po yung tanong but I just want to have a quick clarification na inspirasyon niyo po yung tatay niyo regarding for what you are now dito po sa posisyon niyo. So, is this will be the legacy na may iwan niyo sa sambayan ng Pilipino if in case with all goes through, let's say, kung palaring maging Senado or palaring maging true-blooded government official, is this will be a legacy na maiiwan nyo sa sambayan ng Pilipino? Parang kung mamamatay na po ako, gano'n. Hindi naman, ikaw naman, legacy na, mamamatay na agad, oh. Ano po, kasi po nung panahon ng kampanya,
ngayon na lang po naging interesado yung Pilipino sa politika, tama po ba? Ngayon po yung usapin sa politika, mas mainit kesa sa showbiz. Kaya nga po yung mainstream, yung ilang mainstream talagang politika na talaga. Dahil hindi na bumibenta ang balitang showbiz. Kalawa, sabi mo, sasabihin mo, ginagawa na nila showbiz isa ang politika. Isa rin po yun. Opo, isa rin. Ibig ko po sabihin, hindi lang po ako nakaranas nito eh. Lahat po ng mga tunay na pagmamahal sa bayan. Katulad po ninyo, mga OFWs natin, siguro hindi lang po sa akin ito. Sa lahat po, yung uminit po uli yung patriotism, yung pagmamahal po sa bayan. Kaya po, yun lang po masasabi ko, yung pagmamahal sa bayan, nagkaisa po yung mga Pilipino, na hindi binayaran para ikampanya yung pinaniniwalaan na leader na makapagdadala po ng pagbabago. Kaya, pagmamahal po, pagmamahal lang po sa bayan. Mm-hmm. Thank you very much and I wish you the best. Maraming salamat. Ayan, oh. And, pwedeng mag-suggest sa'yo, Asek Moka. Yes, sir. I hope hindi mo mamasamain. Pwede po ba na next time, pag mag-share kayo, check nyo muna yung sinashare nyo. Okay po. Kasi baka mamaya na-share ninyo, eh kagaya noon, nag-share kayo, hindi naman pala tama yung information. Kahit na legitimate. Kung nga po. Legitimate. I don't kahit wanna use that. Media kahit na nasa po. Mainstream pa. Di ba? And that's also part, I think, of your obligation. Opo. Diba? Na to check what you're sharing. Opo. Hindi po ba tama yan? Tama po kayo, sir. Kaya next time, opo, sir. Wag na kayong magsishare basta-basta. Opo, sir. Na hindi nyo chine-check yung ano nyo, yes, sir. Yung information okay, na sineshare nyo. Yes, sir. Tsaka wag nyo na rin sasabihin na hindi kayo tatakbo. Cheers, Don Pochino! Now, if there's hindi ka ba ano, wala ka bang plano magpalipat ng department? I mean, okay ka na sa PCOO? Ayaw mo bang mag OFW, ano bang ano, DSWD? Ay na tingin mo, yung ginagawa mo naman magagawa mo pa rin eh. Makakapag-vlog ka pa din naman, 'di ba? Kung nasa DSWD ka o kaya yung nandun ka sa ano ng POEA o kung ano man yan that has something to do with OFWs. Not in your ano ba, dream or di ba na sumasagi sa isip mo? Iko-consider ko po yung advice nyo. Pero sa ngayon po... Na ano? Alin doon? Lahat. Di ba, ngayon po, kung ano po yung binigay po na responsibilidad, gagampanan po natin yan. At abangan nyo po yung video po ng Good News sa PGH. Matutuwa po kayo talaga. Kala ko abangan nyo yung paglipat ko. Ay, grabe naman, sir. Pero which department do you think you would fit well bukod dito sa pagiging asset mo sa PCO? Sa na, social media po talaga yung ating ano eh. Yeah, you can still do that. Pero yung mga ginagawa mo naman has something to do also with the other departments of the government and the kung nandun ka naman, you can still do what you're doing in the social media, di ba? Opo. Wala ka naiisip? Or... Ay po, ano suggestion niya, sir? Ha? Talaga ako pag-iisipin mo, eh. Opo, opo. pwede sir? Sa ano? Saan? Pwede sa DSWD. DSWD. Sige, sir. Bukas na bukas din. Sige. Kaya appoint na kita. Appoint na kita sa DSWD. Ay, dalawa, sir. Ikaw na sekretary. Hindi, advisor na lang ako. Ay, pwede. O kaya ano na lang ako. Ano po bang ma-advise nyo, sir, para utusan, sa DSWD? Utusan na lang ako saan magdadala ng tulong. Hindi, sir, ano po bang ma-advise nyo pagdating sa DSWD po? Na alin? Anong advice nyo? Ano bang suggestion? Alam mo, simple lang naman. Gawin lang yung trabaho. Gawin yung trabaho ng tama. Kagaya lang noong mga nasa batas natin, ipatupad lang ng tama. Kasi ang dami-dami naman natin good sets of laws, pero hindi na ipapatupad ng maayos. Diba? Kaya kung magiging senador ka, makakadagdag ka lang din doon sa mga gagawa ng batas na hindi naman maipatupad ng maayos. Diba? So it has something to do with implementation pa rin. Diba? Kung paano implement. Ikaw ba payag ka ba na balik ulit sa PNP yung ano? Yung bang ano magtingin mo maganda rin mabalik ulit sa PNP yung war against drugs? Tanungin natin si sir. Para may audience participation, sir. Thumbs up daw po, sir. Ano? Payag daw ba kayo? PNP? Taas po ng kamay yung mga taas talagang supporter na supporter. Taas ang kamay! Ano mga ano, sang-ayon.
Oh. Oh, daw po. Yung po yung sentimiento ng ating mga audience dito. So, yun. pang ano to? Yan, pang lalagay na. Pang Facebook profile, oh. Ah, pang ano. pang poster. Pang po, poster. Kung baka i-headline ng ating mga friends yan sa media. No? Eh, ito, meron daw question sa FB. Sa midterm senatorial polls, sino iboboto mo? Sino na po ba ang ano, mga kandidato? Boboto ko si Sir. Hindi naman nga ako kandidato eh. Hindi kandidatura natin. Ayan. Diyan sa mga nandiyan. Bakit andiyan ako? Ayan, sa mga nandiyan. Hindi, kasali ka naman talaga sa pinangalanan ni ano eh. O, di kung sakaling totoo ito. Oo. Ayan, kung sakaling totoo yan. Hindi, boto ko si Moko Uson. Oo. Siyempre, hindi naman isa lang iboboto mo. Kasi 12 yung iboboto. But actually, advice ko rin po sa lahat, since meron pa po tayong ilang buwan or years, diba? Mag-research po tayo, pag-aralan po natin yung mga kandidato na hindi politiko, hindi plastic. Kaya ngayon, mag-research po tayo. Sa bagay, ako, naniniwala ako hindi ka plastic eh. Diba? Hindi. Kaya nakaganon ko nung nagpa-picture ka. Teka lang, ang init dito, sir. Diba? So, dun sa kasama mo lima, wala ka pang sigurado dyan na iboboto mo? Mag-research po muna tayo. Dapat po tayong maging mapagmatsyag at pag-aralan po natin ang bawat kandidato. So, wala kang kilala dito sa lima na to? Dapat po tayong mag-research! So, on top of your head, sa lima na yan, pag halimbawa ngayon sinabi sa'yo, sa lima na yan, on top of your head, wala kang pwedeng checkan dyan dahil you need to still get... Mag-research po muna ako talaga. Ganun naman po dapat. Hindi po dapat tayo padalos-dalos. Hindi po. Kahit si Moko Uson, kung sakali, i-research nyo. Ay, huwag nyo lang i-Google. May mga lalabas na mga bagay-bagay dyan. Huwag nyo ako i-research! Sabi mo, ikaw ang may sabi mag-research. Kaya wala naman, huwag ako. Hindi, may sinabi ka naman, di ba? Sabi mo, may mga bagay ng nakaraan na matagal mo nang iniwanan. At, ito nga sir, alam niyo po, seryoso po ito. Nakakalungkot po na lumalabas po sa social media yung inuungkat ng iba, yung nakaraan ko, yung pagpapasexy ko noon, yung mga pinagsisihan ko na po yun eh. Dahil may mga nagagawa po tayong hindi natin pinag-isipan masyado. At nakakalungkot po dahil kahit tayo gusto natin magbago, itong mga troll, basher, kalaban ng pagbabago, pipigilan ka. At ayun po, advice ko lang po dun sa mga tao na katulad ko na may hindi magandang nakaraan, huwag po tayo magpa-apekto sa paligid. Ang naging, ako po kasi tinatanong kasi ako ng ibang tao na, uy, okay ka pa ba? Buhay ka pa ba? Kasi binabash na nga po ako. Sa akin po, hindi po ako perpekto. Kahit ngayon, nagkakamali po ako. Pero wag po tayong susuko dahil sabi rin po sa Biblia na my grace is sufficient for you. In your weakness, He will provide strength. Di po ba sabi niya na boast all the more about your weakness because when I am weak, I am strong. Yun lang po yung pinangahawakan ko na sa grasya lang po ako ng Panginoon umaasa. At yung mga nangyari sa nakaraan natin, pag mahal mo daw ang Diyos, sinuko mo ang buhay mo sa Kanya. Sabi niya, in all things, God works for good for those who love Him. 8:28 of Romans. Opo, sir. So yung nakaraan ko, yung po yung pinangahawakan ko na may plano ang Diyos, yung ngayon na hindi ako perpekto, grasya ng Panginoon yung magpapalakas sa atin. So, ang ibig mo na sabihin sa kanila, hindi mo naman itinatanggi yung mga bagay sa nakaraan na nangyari na pinagsisisihan mo. Opo. At iniiwan mo sa likuran. Opo. At hinaharap mo yung nandoon sa dako pa roon na isang bagay na mabuti na iwan ang hindi maganda. Opo. At magpatuloy sa tama. Opo, at saka doon ko po naranasan yung, yung pagmamahal ng Diyos. Kasi, sunshine, marami talaga yung mga nagawa ko noon. Pero, yung dahil sa pagmamahal ng Diyos, sabi nga kahit anong kasalanan mo, He never gives up. He never gives up on you. Kasi po, may nakausap ako sa PGH, alam nyo, isang pasyente,
nag-suicide. She attempted suicide kasi nangalo niya yung kanyang asawa. So sabi ko sa kanya, huwag kang susuko. Dahil ang Panginoon nga hindi sumusuko sa atin eh. So yun lang po, yung pinagdaanan ko noon, kahit na naghubad, nagpa-sexy, na wala ng landas, pero yung Panginoon po, He never gets tired of loving us. At pagbibigay ng pagkakataon. Opo. Kaya po, yung mga tao dyan na may hindi magandang nakaraan, huwag po tayong sumuko. May problema tayo, huwag po tayong sumuko. Kasi po hindi sumusuko ang Panginoon sa atin. Kaya po, kaya ako, nabubuhay lang po ako araw-araw. May mga pagkakamali po ako. Pero God is good. At grasya lang niya, kaya po tayo nandito, nakakapagpatuloy sa buhay po. At ang solusyon sa problema, kasing lapit lang ng tuhod at sahig. Meron tayong mga FB comments dito. And thank you for that, Asek Mocha. Ito yung sabi niya. Asek Mocha, so in other words po, for now, hindi ka pa sure natatakbo. But you keep your options open, right? Your early announcement could be considered part of your integrity in the future. Are you aware of that? Yan, sabi niya. Good morning po, Kuya. Sister Mocha, tuloy niyo po ang matapat po ninyong tungkulin na ipinagkatiwala po sa inyo ng ating Presidente Duterte. Sabi ni June Bagro, si Filipos Dos Tres, kung ikaw... Sino yan? Ito. Kung ikaw ay mahalal na senador, ano ang unang batas na nais mong magawa o maipasa? Well, nasagot na natin kanina yan. So, these are the things na... ask ko lang po, sabi ni Joe Lumugdan, how can the ASEC help the youth when it comes to sharing news or information to the people? Thank you. Paano daw makakatulong sila to share yung mga balita? Apo, may tulad po nung sinabi ko kanina, meron po tayong inaayos na app na mag-involve po, lalo po ng mga kabataan, para mas maging involved sila sa administrasyon. Kaya watch out for announcements po. Magandang balita po yun. May ginagawa po tayo. Okay. If your father can hear you now, what would you like to tell him? Kagabi lang naisip ko yan eh. Sabi ko, napakaswerte ng tatay ko. Kasi sabi nga ni Pangulo, lagi niya sinasabi sa speech, kasi merong mga assassination plot sa kanya. Sabi nga niya, very few Filipino, very few people would die a hero. And my father died a hero. Namatay po siya dahil sa pagpapatupad niya ng batas bilang judge, hindi po niya hinayaang mabaluktot ang prinsipyo niya hanggang sa mabaril po siya hanggang mamatay po. Ang message ko sa papa ko, I hope I can be a hero like you. How would you like to be a hero? Kung ano po yung dinaras ng father ko up to that point. So you're willing to give up your life for the Filipino people? Opo. And if you are willing to give your life for the Filipino people, for sure, you're willing to give your talent and your time also to serve the Filipino people. Opo, sir. And you can also do that by being a senator. Or voluntary na lang po at kung ano yung meron ngayon. Well, we hope na makita mo yung ano, saan ka talaga magiging mas epektibong makatulong. Ang ating Facebook reaction naman, ang ilan sa kanila, 2,500 ang nag-like-like. May mga nag-love-love na 1.9. May nag-natawa na 182. May nag-wow sa'yo na 40. May malungkot na 14. At may nagalit na 66. Kilala natin kung sino yan. Sino ba ang isa? Eh, sino ba? Baka Senator Trillanes is watching. Hello, sir. Sabi mo, naguguwapuhan ka kay Senator Trillanes. Totoo ba yan? Gutom lang po. Gutom lang yung time. Hindi kasi 5
hours na po yung Senate hearing. Ang init. 5 hours. Gutom na kami. Nahihilo na so, po ako nung time. So, dala ng gutom yung kaya mo sinabi. Siguro, sir. Opo. Kasi pag gutom ka, hindi ka nakapag-isip ng tama. Kaya muna, pinakain nyo ba to? Dan Pochino. Baka umasim yung sumura mo. Well, at least, yun po yung ilan sa mga comments at yung kanilang naging reception sa inyo pong pagbisitang muli dito sa atin. Asik Mocha, I would like to thank you again. I hope this is not going to be the last time that you will be coming over. Especially so, if you have decided already as to whether you will accept running for the Senate and kung ano pa yung ibang mga away mo at mga pakikipagbangayan mo sa social media, just be very careful and see to it na kahit pa paano. It's siguro, ano na lang, yung sa akin, it's more on, yun nga, para unsolicited advice. Huwag kang share ng share. Opo, sir. Okay, sir. Ikaw lang i-share ko every day. Sabi. Opo, at saka, pwede pong magpadala rin ng mensahe. Opo, sir. Total, nakakausap nyo naman palagi ang presidente. Nakakausap nyo din palagi si Secretary Martin Andanar. Pwede pakisabi, sagutin nyo yung sulat nyo. Ay, okay, sir. Opo, sir. Tsaka, huwag matagal sumagot. Tapos. But just the same, we wish you all the luck, Asik Mocha. Thank you po, Kuya. Thank you po. All the best. So, humingi kayo ng tawad sa mga, nakita ko yun eh, yung nag-apologize kayo sa mga ibang nasa mainstream media. Pero yung iba, parang pinangatawanan ninyo. Opo. Are you not willing to extend your hand as well dun sa lahat ng mga nasa mainstream media and to bridge the gap between the PCOO and the other media entity? Opo, ginagawa naman po natin yun. Kaya nga po nag-apologize ako dun sa iba. Ano lang po, maging balanse lang po tayo. Kung ano yung binabalita nila na sa tingin nila bebenta, intriga, doblehin din po natin yung pagbabalita ng good news kasi uhaw po ang tao eh. Uhaw ang tao sa mga magagandang nangyayari sa bansa natin. In fact, di ba, isang taon pa lang si Presidente pero napakarami na po niyang nagawa. Yun lang po hinihiling natin, yung patas po nila pagbabalita. Ibalita rin po nila yung mga magagandang nangyayari. Thank you very much for being candid. Maraming thank salamat. Thank you. Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary Mocha Uson. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon! Get it straight!